Isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga kadigma, sa mga bago lang po sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po sa pagbisita. Ngayong araw po, gagawa ulit tayo ng isang video na kung saan tutulungan natin yung mga kapwa natin kadigma tsaka sa kapwa natin kabuhay sa larangan ng construction, lalong-lalo na yung mga baguhan. Parating po kasi itong nangyayari mga kadigma. Pag bago ka lang at hindi mo alam yung gamit na binibigay sa iyo, kung hindi mo alam yung gamit na gamitin mo sa pag-inutosan ka ng mas nakakataas sa iyo, yung iba pinagtatawanan. So ngayon po, nagsishare po tayo sa inyo ng isang video na kung saan tutulungan po natin yung mga kadigma natin na baguhan at hindi pa alam yung paggamit itong electric sander natin. So ito po mga kadigma, sa FYI lang po sa mga hindi pa po alam, ginagamit po ito ng mga pintor. So ang ituturo po natin sa inyo ngayon ay kung paano yung paglalagay nitong liha mga kadigma. So sa mga nakakalam po, isang simpleng bagay po ito. Kasi alam na nila, sa atin po, tayo, mga bago, yung hindi pa po alam sa mga gamit nito, saka first time pa lang nilang maglalagay nito, mahirap po kahit po ako nung una, hindi ko rin po alam ito. So ngayon po, ituturo po natin sa inyo kung paano ang paglagay nito. So, nanguna po mga kadigma, kailangan natin yung liha mga kadigma, kung anong liha ang ipapagamit sa atin, yung luto sa atin, yung mga nakarataas sa atin, yun po yung gagamitin natin. Pagkatapos po, kunin lang po natin itong laki nito mga kadigma, at yung haba nito, yun yung kukunin natin. Tapos mag-aalawas lang tayo dito kahit 1cm, 1cm din dito sa kabila. So ito, naka-plus lang. Yun dito lang tayo mag-aalawas. Gawa nga ako ito. Ganito po yung pagtanggal nito mga kadigma, para malaman nyo. May lock po kasi ito dito sa gilid, tsaka dito sa kabila. So iangat nyo lang po ito. Ayan. Pag naangat nyo na, gagawin ninyo lang. Hihilahin nyo papunta rito. So, pag nahila nyo na ho yan, tanggalin nyo na ito. Pag naangat na ho, napatanggal na ho yan. Ayan. So pag natanggal na ho yan, ito na naman yung kabila. Kukunin nyo. Ayan. Tapos hihilahin nyo na naman. Ayan o, tanggal na ho. So ganito po yung itsura niyan pag wala pang liha mga kadigma. So baka lulukoy na kayo ng mga, kasi maiwasan sa construction mayroong biruan. So yung ibang biro nakakasama din ng loob. Kasi alam nila first time mo. Ayan, so kailangan marunong pa rin. So ito po mga kadigma, meron tayo ditong liha. Ilalagay natin ito. So nagawa na tayo ng bago para mas maiintindihan niyo po yung video na gagawin natin. Since na nag-dikit na tayo, ayan po, kung mapapansin ninyo, sakto lang siya. So may pasubra tayo rito, na dikit natin po sa lipor natin. Ayan, so may pasubra siya. So ganun din dito sa kabila. So okay lang po na malaki yung sobra kasi pwede naman pong lupiin ito. Ayan, kung lupiin natin. So una po, kung alam niyo na kung sobra yung liha natin, lupiin nyo na po. Ayan. So tapos, same lang, hilahin na natin ito, papunta rito, tapos ilalagay natin ito mga kadigma. Ayan. Ilalagay natin, ganito po ito. Ayan. So yung itong matiris ko, dito po siya nakahanay. So lipin po natin ganito. So lipin po natin. Tapos pagkatating po ito sa kabila, ayan, kung makapansin nyo, may sobra na siya. So ilalim din natin, so papasok na lang natin. So ayun po mga kadigma, napasok na natin. Ipabalik na natin sa mula. Ayan, okay na siya. So ayan po ang paglalagay niya mga kadigma. So lagi niyo kong tandaan, kung dalawang ito, yan po yung lock niya. Yung mga bago. Tapos ilalim mo. Pagkalagay na ako natin ito, pwede na ako natin siyang gamitin mga kadigma. So, pag napanlan na ako natin ito mga kadigma, pag pindot mo rito, mga ngalay yung kamay mo. So, kailangan po, pindotin nyo lang ito. Pagka-pindot nyo lang,
sa bitawan ng mga tigma. So, hindi na malala yung kamay ninyo. So, yun po yung proseso ng mga tigma. So, kailangan, pag ganito yung gagawin, magupit na kayo ng maramihan kung kayo mo kung ilan yung gugupitin nyo para at least hindi na kayo pa pabalik-balik din sa pag-ugupitan nyo. So, nalang may napulot po kayong aral at kalaman sa bibinali ng ating mga tigma. Mag-share din nyo sa iba yung kalaman na nakuha ninyo dito sa video na ginawa natin. Naway sa mga kaibigan po natin dyan, kabarkada, mga kakilala, big friends, kakadanan po sa mga kababayan natin at sa mga nanonood ngayon na hindi pa po nakapag-subscribe. Naway pindutin nyo na po yung subscribe button para mag-update nyo sa mga video na gagawin natin. Para naman po masuportahan yung ating YouTube channel para po dumami yung subscribers natin at mas lalo pa tayong maraming naibigay na kalaman sa mga kapwa natin katigma at kapwa yung kailangan na malaman yung ating mga video na sinishare sa inyo. So yan lang po muna mga katigma at naway marami kayong mapupulot pa na aral sa video na gagawin natin ulit. So, pindutin nyo lang po yung bell button para parati po kayong updated kung may upload po tayong video. Yan lang po muna at isang malaking karangalan po na wala kayong, na hindi kayo nagsasawa sa ating, na, isang malaking karangalan po na hindi po kayo nagsasawa sa pagsusuporta sa ating Munting YouTube channel. Maraming salamat ulit at mabuhay po kayo.